Mga kababayan, pinagbawalan po ni Davos City Mayor at Presidential Daughter, Mayor Inday Sara Duterte, si Pangulong Duterte na pumasok sa Davao City habang may sinasagawang enhanced community quarantine sa nasabing lungsod at walang nagawa dito ang ating Pangulo, mga kababayan. Kaya't atin pong pakinggan ang kanyang buong pahayag. Pero bago po yan, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakihit na rin ang notification bell para palagian kayong updated sa ating mga bagong videos. Hindi na lang ako makauwi sa Davao, birthday ng apo ko, birthday ng yung partner ko, birthday ng anak ko, hindi makauwi. Bakit? Hindi ako pinapayagan ng mayor doon na makapunta. Walang eroplano na may pasahero makalanding sa Davao City. Pinagbabawal ng mayor doon. Eh kung sang-ayon ba yan sa instruction ko o yung rights of the people to travel, eh malaking debate na yan eh. At saka ayaw ko makipag quarrel with anybody, especially the mayor of Davao City na anak ko, hindi naman ang patalo yan. Magsisigawan lang kami, mukhang gago kami sa publiko. So sundin lang natin. Ako mismo gusto kong umuwi, birthday ng anak ko, birthday ng apo ko, birthday ng partner ko. Hindi nga ako makasakay ng eroplano kasi hindi ka pala, you are not allowed to land. That's the problem. So kung pilitin mo, baka puntahan ka doon. At the mayor, baka doon mismo bulyawan kaming lahat. Wala tayong magawa dyan kasi yun ang patakaran niya, to protect the people of Davao City. Wala ho may gusto. Ako mismo naiinip na. Nagmumura na ako. Every time I wake up, kain ako, breakfast, nagdadaldal na ako sa ito. Ano bang klaseng buhay inabot natin dito sa mundong ito ngayon? You know, as far as I can remember, walang ganitong nangyari yung epidemic. Epidemic is kung sa Pilipinas lang. Pandemic is yung buong mundo. Tayo ang nakatikim ng pandemic. And ang sakit nito, mahirap awahin. Hindi mo makikita at basta na lang yung transmission. Sabi ko nga. Opo, mga kababayan, isipin na lang natin na kahit pa ang ating Pangulo na siyang pinakamakapangyarihang tao dito sa ating bansa ay sumusunod sa mga patakaran at nagsasakripisyo para dito sa ating laban. At ganito po kabuti ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan, na kahit pa ay may kapangyarihan naman talaga siyang pumunta sa kahit saang sulok ng bansa kabilang na sa Davao, ay pinili niyang irespeto ang desisyon ng anak nito na siyang mayor ng Davao City.